Infinix Note 8 big phone with big specs but small p. Hindi po totoy kundi price. Ah. Bihira ka lang makita ng isang gaming phone na malupit under 10K. Well, actually, 7K lang siya. Oops! 7K! Wow! And with that, you'll get a 6.95-inch display that is almost tablet-like. 7 inches. Meron pa siyang 6 gigs of RAM, 128 gigs of internal storage, meron pa siyang Helio G80 processor, 64MP camera. Wow! Malulupit yung mga specs dito, guys. At alam nyo bang mas malupit pa? Since subscriber ka or nanonood sa akin channel lagi, I will let you in into a little secret. Merong special time slot sa Lazada at sa Shopee for Infinix Note 8 na pwede mo siyang bilhin sa halagang 6K lamang. What? Oh my god, that is a steal. 6K. Hindi siya limited time offer. This happens weekly. And for 6K, wow, medyo matindi ito masyado. Kung naghanap ka ng gaming phone, you should definitely watch this. Baka ito ni next phone mo. Apple at si Bins, and you're watching Unbox Diaries. Hoo-hoo. Okay, here we go. Now the box is very big, massive, and color green. Infinix Note 8. Naalala niyo si Note 7? Oh my god, napakabenta nun. Ito yung phone, dual selfie cameras, 6.95 inches, and 6128 yung kanyang variant. Sa likod naman yung kanyang mga specs, which we will cover later. Cause right now, let's unbox the box. Ito na yung phone. Ah, special ang pagsalo. Ito na siya. Woo! Magandang harapan. Check it out, all the specs. Very colorful front and back. And mamaya na yan. Meron siyang mini box, 90 mini kasi malaking phone, malaking box. Meron siyang SIM ejector pin. Ooh. Tapos andito, meron siyang screen protector, pwede mong install. Warranty card, nice. X-Club paper, I think ito yung app niya. Customer service card, and of course the gigantic, very very big jelly case. Meron na siyang USB Type-C cable, orange. Uy, bakit orange to? Tapos bakit yung kanyang charger, green ang kanyang puwet? Nagkapalit ba? From another brand? Like switcheroo. O baka pinalitan nung shipping. Pero ang bait ng tao, hindi kinuha yung cellphone. Gusto niya lang, color green yung kanyang USB Type-C cable. May joke lang. Sobrang issue naman. Nagkataon lang siguro na orange, no? Pero, for the price, can you get a phone with a pair of earphones? Uy, kasama sa box. Meron pang microphone yan. Although, I don't think it's super high quality. Pero nga, you already have an earphone. At yun lang alaman ng box. Eto na siya, Infinix Note 8. Note, you're all-rounder. Ah, Note? Ang tanong, mas maganda pa to kaysa Samsung Galaxy Note 20? Siyempre, yan ang tanong. Kasi nga, Note siya. Last mo na yun ah. Magkano ba yung Note? 60,000? Eto na yung tsura ng likod niya. Meron siyang diamond cutout-like design sa likod. Very familiar yan sa akin. I have been reviewing phones at this price range and I see this a lot. The color is sparkly, very vibrant. Pangkabataan talaga. The youth, actually. Kung mapansin nyo, napakalaki nitong phone na to habang hinawakan ko siya sa kamay ko. Truly, a massive looking phone. Makapal din siya, mabigat. By the way, meron siyang 5,200 mAh battery. O nga pala yung kanyang charger kanina is 18 watts fast charger to. O by the way, meron siyang tatlong colors. Deep Sea Luster, Silver Diamond, and Iceland Fantasy. Nasa akin ngayon si Deep Sea Luster. Ah, Deep Sea. Grabe, Deep Sea na to. Color pa lang, nalilinig na ako. Paano pa kaya ang specs niya? Ba't ganun? Medyo kakaiba yung kanyang effects sa likod. Check it out. Kapag tinatama ng ilaw, nagbabright lang dito sa baba. Sa taas, medyo dark pa rin. Oo, wala lang. Ang cool lang na effect. Speaking of cool, cool ang kanyang camera. 64MP, 1, 2, 3, 4, 4 ang kanyang cameras. Wow. Meron pa siyang 2MP macro, 2MP depth sensor, and 2MP auxiliary sensor. Or baka pang tulong yan sa low light. Andito pa yung kanyang LED flash. Tapos merong 64MP na bilog. AI quad camera. Designed by Infinix. Okay, so para sa akin, modern yung kanyang itsura. Modern, but not premium. The moment you hold the phone, medyo plasticky yung feeling. Pati rin yung body. Although sa malayo, mukha siyang diamante. Jewel, a sparkling piece of treasure. And with that, para may impression yung ibang tao na kapag sa malayo, it definitely looks like a very expensive looking phone. Pero iba na kasi pag kinahawakan mo. So, yun lang. Kamusta naman yung feeling niya? Uy, pang gaming talaga. Okay yung dimensions, napakalaki. Ang laki ng display. Nagmumukhang maliit ang aking iPhone 12 Pro Max. Like what? Pero nga, going back to the back, ang kanyang design ay modern. Very very simple back, minimalistic, yung island style camera lang, and yung logo ng Infinix. Malinis na malinis ang likod ng Infinix Note 8. Except kapag hinawakan mo na, glossy kasi ang likod, madali madumihan, fingerprint magnet. Sa gilid naman, meron siyang headphone jack, microphone, USB Type-C port, and the loudspeaker. Sa taas naman, wala. And sa right side is yung kanyang power button, ito rin yung kanyang fingerprint scanner, and sa taas niyan ay yung kanyang volume rockers. Nice click. Sa left side is yung kanyang SIM tray, meron siyang dual nano SIM card slot, and micro SD card slot for expandable storage, up to, wait for it,
2 terabytes of storage. What? Ngayon na nakarinig ng ganong klaseng micro SD card slot na up to 2 terabytes ang kaya niyang isupport. In other words, marami kang pwedeng ilagay dito. Movies, music, photos, videos, especially movies. Masarap manood ng movies dito, ang laki ng display. Speaking of the display, napakalaki ng display guys. Almost 7 inches. Bakit ako nagugulat? Well, it's rare kasi. Wala masyadong malalaking phones ang lumalabas sa market ngayon. Usually, 6.5 inch is the sweet spot. And 6.95 inches ay, in 2021 standards, ay napakalaki na for a smartphone. It is a, what do you call it? Phablet. Phone na, tablet pa. Kasi phone siya na malaki. That is phablet. And with this big display, ang dami niyang rows guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito na may itsura niya sa Facebook. Naku, ang lalaki ng mga icons and pictures. Everything is massive here. Okay, so yung kanyang resolution ay still the same, kaya malalaki yung mga icons. Oh, by the way, speaking of resolution, itong display na to ay 720p lang. Here are the full specs. 6.95 inches, 720p, IPS, LCD display. Pero, Corning Gorilla Glass 3 yan. Yun nga lang, 720p. In terms of quality, it's not on par sa mga ibang phones na meron 1080p display. Pero kasi, you will not see the difference at all, no? Not unless titignan mo siya maigi. You could say yung kanyang charm ay nakikita sa kanyang malaking display. At kung mahilig ka sa mga malalaking display, siguro si Lola, si Lolo, I'm pretty sure matutuwa kayo dito. Napakalaki talaga ng display. Medyo malaki lang talaga. Again, alam niyo na yung mga benefits ng isang 720p display, di ba? Although it's not the sharpest, best-looking display around, it is one of the most power-efficient. Ibig sabihin, mas mahaba ang kanyang battery life dahil sa mga factors na yan. Pero, I will have to see, ah. Kasi nga, ang problema sa mga malaking display, it consumes a lot more power. Kasi nga, screen real estate, it needs more lighting and things like that. Basta sabihin niyo na pag binili niyo to, biglang nalulubat agad. So, and yes, oh, feeling ko hindi masyado impressive ang kanyang battery kasi nga wala pa masyadong ginagawa ngayon. Hindi pa nagigaming 2% na nung wala sa kanyang battery. Well, that is for 15 minutes no of doing this video. And by the way, napansin niyo ba yung kanyang display? Dual selfie camera na siya. Nakita niyo ba yung oras na yan? Umusog siya dahil dun sa selfie camera. The bezels are not so thin, pati yung chin medyo makapal. Oh, mapapansin mo talaga siya sa YouTube, sa Netflix. Lalo na kapag bright yung movie, you will definitely see the bezels around. Pero kasi for most people, lalo na mga young generation, wala sila masyadong pakialam sa mga bezels eh. Ang importante sa kanila is, maganda siyang gaming phone. And it is a great gaming phone indeed. Just like the Infinix Note 7 last year, matinding gaming phone yon. Pero ito guys, ito lang ha. Alam nyo ba na itong phone ay na-release nung February at the price of 8,490 pesos guys. Ngayon 7K na lang siya, so now you know kung gaano siya katindi. And you will know later kung paano siya mabibili ng 6K lang. Ito naman ang tsura niya sa Mobile Legends. Okay, so tamang-tama lang yung kanyang selfie camera, yung position, natatakpan na aking daliri. Kung mapansin nyo, napakalaki halos lahat. Mga buttons, mga character, mga skills. It's like everything is stretched out, maximized para magkasya sa kanyang display. Para sa akin lang naman, oh, if mahilig ka sa mga malaking displays like tablet, ang problema sa tablet guys, masyado silang malaki. Mahirap siyang ilaro ng parang ganito. Kailangan mo siyang i-lay down sa table nyo and kailangan yung ganito maglaro, which is uncomfortable or kailangan adjustment. Ito naman, malaki na siya, everything is big, saktuhan na, and best of all, pwede mo siyang malaro ng ganito. Hawak-hawak mo siyang ganyan. Mabigat ba siya? Medyo. Pero kung nakapatungan mo sa table, walang problema guys. This is still way, way lighter than a tablet. Yung nga lang, no, medyo dim ang kanyang display, nakukulang na sa brightness, medyo madilim ng konti. Although kapag nasa bahay ka lang naglalaro, walang problema to. Pero sa labas, medyo mahirap ka maglaro sa labas, no? Or magbasa. Medyo dim talaga. Pero despite that, masarap pa rin. Sobrang sarap pa rin maglaro ng Mobile Legends sa isang malaking display. Kitang-kita mo yung mga characters, mas malaki yung model, mas malaki yung hero mo, mas kita mo yung mga animation, mas marami ka makikita syempre. Kaya kung Mobile Legends na naman or League of Legends Wild Rift, naku, matutuwa ka dito, promise. By the way, meron na siyang HFR mode agad-agad. May high graphics, okay na to. And as you can see, hindi siya naglalag. Very very smooth yung kanyang performance dito. Oh, by the way, the Infinix Note 8 is powered by the powerful Helio G80 processor, which is an upgrade na from the Infinix Note 7. Si Note 7 ay Helio G70 lang last year. Ito Helio G80 na. And in terms of Mobile Legends experience, ito ay nagmamax out na sa Mobile Legends. Wala na akong makitang lag dito. Very smooth siya, very playable sa Mobile Legends, kahit mag-rank ka pa buong hapon, or umaga, or gabi. Ito naman ang itsura niya sa Call of Duty. Ang kanyang graphics ay only medium, frame rate high, at dalawa lang ang settings sa baba. Well, nevertheless, ang kanyang graphics ay okay na, no? For this phone, although not the smoothest thing you will ever see at this price. Actually, if you think about it, for the price of 6,000 pesos, isang malaking display, ganito agad yung performance, mahirap. Mahirap talunin. This is truly built for gaming. Ang advantage na isang malaking display, guys, like this one, mas may space ang inyong mga daliri. Ang problema sa mga maliit na display ay tumatama ang inyong mga fingers from your left and right hands. Ito, guys, dahil malaki siya, mahaba siya, maraming space sa gitna.
at marami siyang space para makita ang binabaril nyo, ang dinadaanan nyo. Now this is what you call screen real estate. And by the way, dual speakers na pala siya. Yun! Meron siyang speakers sa earpiece banda and meron siyang speakers dito sa ilalim. Although it's not too loud, pero meron siyang surround sound effect. Siyempre, kapag may barilan sa left side nyo, mas rinig mo doon. Kapag ka merong sumasabog sa right side, doon mo siya mas marinig. Stereo speakers. Ayun, so pangdagdag sa gaming yan. Ayan ay meron ng DTS audio processing. Ayun. Of course, kailangan nyo makita to. Genshin Impact. Well, of course, base sa kanya AnTuTu benchmark score na 195,000, it's not too powerful para sa Genshin Impact, pero para sa presyo, 6K, mahirap makakuha ng ganitong score, pero yung nga, sa Genshin Impact, nagpo-frame drops talaga siya na madalas, no? This game is truly heavy, pero kung mahilig ka lang mag-Genshin Impact, no? May experience mo sa Genshin Impact sa isang malaking display. Characters are big, enemies are big, and pretty much everything is big. This might be the big gaming phone you have been waiting for. Naabot kaya talaga. Of course, how can we forget about the camera? Uy, okay na yung sharpness, oh. Madetalye na siya. At okay na yung kanyang colors. Kasi last year, yung Note 7 ay hindi masyado okay yung kanyang colors, no? Ito talagang kuwang-kuwa na niya. Major improvement to. Medyo hindi ako masyado natuwa sa camera last year ni Note 7. I have to be honest, pero this time around, next step up talaga itong Note 8 when it comes to the camera quality. Ayan mga kaibigan, they look so decent. No, I can say super impressive kasi I still think there are a lot of phones out there na mas okay pa yung camera. Syempre kasi gaming phone to, no? Ito yung nawawala sa mga gaming phones. Kadalasan yung kanilang camera quality, it's not there. But here, uy, medyo pwedeng-pwede na talaga. Okay rin yung HDR, oh. Okay na yung balancing niya. And what about the selfie? 16MP selfie camera at meron pa siyang bokeh camera. Ay, ang ganda. Okay na yung color. Medyo may pagka-magenta yung mukha ko, no? May mga reddish, may pagka-reddish. Pero okay na siya. Hindi na siya bluish kasi dati bluish eh. Nagbo-bluish sa studio ko eh. Ito ang ating vlog test sa Infinix Note 8. Kamusta naman yung kanyang quality? Well, my face is reddish, no? Medyo namumula. Nagbo-blush ako. Nahihiya kasi ako sa inyo. Masyado kasi malapit yung camera sa mukha ko. Pero pag malayo naman, medyo umu-okay. Ay, I love my face. Pogi talaga ako, pogi. Okay, so yung kanyang rear camera, ito, very stable naman. Although, nilagyan ko kasi ng stabilization. Meron siyang feature na ganoon. Kaya lang medyo cropped in masyado. Masyado siyang siksik. Ayun lang. Pero going around, naku, ang smooth ng kanyang camera. At ito naman yung walang stabilization. Pero mas marami kang space, no? Hindi siya siksik. At yan mga kaibigan, si Infinix Note 8. Ang tanong na, magkano ba si Infinix Note 8? Sa unang release ni Infinix Note 8, 8,490 pesos siya for the 6128 version. Kaya lang this April, naging 7,490 pesos na lang siya. Pero ito na yung sikreto ko. How can you get the Infinix Note 8 at only 6,000 pesos? Actually, 6,990. Guys, merong flash sale sa Lazada and sa Shopee during these days. Unang-una muna sa Lazada, Wednesday and Friday. Flash sale yan, 6,990 lang. Sa Shopee naman, 6,990 siya during Monday and Wednesday. Ayun, so MWF. Check nyo lang vice versa kay Lazada and Shopee. Ayun, so alalanin, Shopee, Monday and Wednesday, at Lazada, Wednesday and Friday. Ayun. At its current price, no, less than 1,000 siya from its original release, pwedeng-pwede na. Bihira lang mga phones ngayon na ganito kamura, pero ganito yung specs, no? Nakatipid ka pa ng 1,000, pero syempre kulang pa yan. Since alam nyo na yung sikreto, 6,000 na lang siya, abay, it's a steal na. Kailangan mo na lang hintayin yung mga tamang araw. Save up and buy the phone. If you wanna see more discounts, flash sale opportunities, announcements, all you need to do is subscribe to my channel. Hit that bell icon so that you don't miss any of my great content. Upload to Vince, and I'll see you on the next video.